Magandang buhay mga kasimbahay. Bagong araw na naman upang tayo magnilay. Samahan ninyo ako ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inaanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, "Kapag inanyayahang ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. Ang mabuti, kapag naanyayahang ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-aanyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, 'Kaibigan, dinikas sa kabisera.' Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas." Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo. Ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pinipili ni Jesus ang hindi pinipili ng mundo. Sa panahon natin ngayon, kapag may mga pagdiriwang, hindi na mawawala ang pagkuha ng litrato. Kapag sa kuhaan ng litrato, marahil ay marami sa atin ang nagnanais makita. Kung minsan sa gitna pa ang nais natin na pwesto at iilan lamang ang nagbubuluntaryo na sila na lang ang kukuha ng litrato kung walang ibang maaaring kumuha. Ano ang gusto mong pwesto? Sa gitna ba o sa likod ng kamera? Ang panyaya sa atin ng Ebanghelyo ay maging katulad ni Jesus na mababa ang kalooban. Pangunahing katangian ni Jesus ang pagpapakumbaba. Kaya inaasahan lang din bilang mga tagasunod niya na tayo rin ay mapagkumbaba, mababa ang loob. Kung makikita natin sa buhay ni Jesus, ang pagpapakumbaba ang naging tulay upang maging mahabagin sa mga maliliit at kinakalimutan na ng mundo. Makikita natin sa buhay ni Jesus na kahit siya ay nasa kataas-taasan, pinili niyang bumaba upang tayong mga nasa ibaba ay maiangat niya sa piling ng Ama. Iyon ang nagagawa ng pagiging mapagkumbaba. Tayo ay inaangat hindi ng ating sarili, kundi ng Diyos na nakakakita ng ating mababang loob. Ang kabaliktaran ng kababaang loob ay pagmamataas. Ang mataas na tingin sa sarili ay naglalayo sa atin sa mga taong ninanais na maabot ni Jesus. Kapag mataas ang tingin natin sa ating mga sarili, nagkakaroon tayo ng diskriminasyon sa ating mga utak. Alam naman natin sa ating pag-uugali na mas pinipili natin na makisama sa mga taong may pakinabang sa atin at magbibigay ng kaginhawaan. Umiiwas naman tayo sa mga maralita dahil wala naman tayong makukuha mula sa kanila. Tandaan natin na si Jesus ay pinili ang hindi pinili ng mundo upang iangat at bigyan ng kaginhawahan. Sana piliin rin natin ang mga kinakalimutan upang ipadama sa kanila na hindi talaga sila nakakalimutan. Sila ay nakikita. Sila ay mahalaga.
sila ay nararapat din sa magandang buhay. Tandaan na dakila sa mata ng Panginoon ang mga hindi naghahangad ng kasikatan at ng kadakilaan. Dakila sa mata ng Panginoon ang mga taong kahit hindi napapansin ay patuloy na gumagawa ng kabutihan sa kapwa. At magandang tandaan na sa paglilingkod, isang mainam na paraan ng pagpapakita ng kababaang loob ay ang pagtanggap sa kung ano ang ipinagkaloob sa atin. Minsan, mabibigyan tayo ng pagkakataon na mapansin at mapuri. Iyan din ay mahalaga, ngunit sana ay huwag nating gawing adhikain ang pagbibigay-puri ng iba dahil may mga pagkakataon na hindi talaga ito maibibigay. Kaya minsan, yung iba ay nawawala ng gana dahil sa naririnig na puri na katuon ang hangarin ng paglilingkod. Ang nangyayari pa kung minsan ay nag-aasam ng posisyon at mga gawain na sila ay mapapansin at kapag binigyan ng gampani na simple ay hindi natutuwa at hindi tinatanggap. Dakila sa mga mata ng Panginoon ang taong kayang magbigay ng sarili anuman ang hingi ng pagkakataon at kung mapansin man o hindi. Alisin sana natin ang yabang sa ating katauhan dahil ito ay naglalagay lamang ng harang upang maabot natin ang ibang nangangailangan at naglalagay rin ng harang upang maabot tayo ng iba. Laging bumaba katulad ni Jesus upang maabot ang mga hindi pinipili ng mundo. Siguro, pagdating ng wakas ng panahon, yung hindi pinili ng mundo ang unang tatawagin ni Jesus at sasabihin niya, "Doon kayo sa itaas at kuhaan ko kayo ng magandang larawan."